gusto ko pong matulungan po yung family po, sila mama po. Kahit hirap na po kami, wala po kami sapat na pera. Hindi ko po alam kung paano po kami makapagtatanong ng pag-aaral, kaya pinipilit po namin na makapagtapos kahit hirap po kami. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, kumusta po kayo? Panibagong araw, panibagong vlog. Pero mga kababayan, bago tayo magpatuloy, bago tayo magsimula, kumustahin ko muna ang mga kababayan natin nasa abroad, mga kababayan natin na OFW. At syempre, sa mga kababayan din natin dito, Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta po kayo? Dobli ingat po tayo mga kababayan dahil sa napakainit na panahon. Ayan mga kababayan, sa araw na ito, gusto ko lang po sanang ipakilala sa inyo ang nagkagandahang kapatid po ni Cheska. Ayan. Ay mga ate, kumusta po kayo? Hello po, okay naman po. Ayan. At mga kababayan, 3 sister and 1 young brother. Kuya, kumusta ka? Okay lang. Anong pangalan ni kuya? Clyde. Ilan taon na ikaw? 11. Sorry, naharangan ko yata si Clyde. Clyde, ano ang pinagkakaabala ni Clyde ngayon? Nag-aaral? Anong favorite subject ni Clyde? Wow. Ako, hindi mo tatanong yung favorite subject ko. Ano? Ano ang favorite subject ko? Break time. Resist. Di ba? Joke lang. And kumusta na ang pag-aaral mo? Wow. Anong gusto mo paglaki? Police din. Kagaya kay Ate Cheska. Wow, ang galing. Yan. Si ano naman, mga kababayan, ito. Dito tayo, gusto ko lang talaga ipakilala sa inyo. Yung nagagandahan kapatid. Tignan nyo si Cheska. No? Hi, Cheska. Ang pangalan ni Ate naman? Dana po. Dana. Si Ate naman? AJ po. Sino panganay? Ako po. Ikaw. Ilan taong ka na po? 19 po. Tapos si Dana? 17 po. Mag-18. Running 18. Uy, nagdidibo ka na. Wow. Si Cheska, 13. Tama? Tapos ikaw? 11 po. Kumusta naman kayo magkakapatid? Okay naman po. Masaya po kami. Tapos, sa akin po, parang pinipilit ko po mag-aaral kahit di po ang financially stable. Kahit pinagsasabay ko po yung pag sinasideline ko po kasi may naghanap po ng magbabantay ng bata. Parang nagbantay po ako ng bata tapos pinagsasabay ko po yung pag-aaral ko kahit hirap na po ako sa schedule ko, pinipilit ko po makapagtapos ng pag-aaral. Bakit? Kasi po gusto ko po matulungan po yung family ko, sila mama po. Kahit hirap na po kami, wala po kami sapat na pera. Hindi ko po alam kung paano po kami makapagtapos ng pag-aaral, kaya pinipilit po namin na makapagtapos kahit hirap na po kami. Yung ate ko po, hindi natuloy na ako pag-aaral para matulungan po yung... May sakit. Sige lang, okay lang. Boy. Okay lang po. Sige lang ate. Ikwento okay. Mo lang yun. Yung ate ko po ngayon, hindi po siya nakapag-aral kasi po, wala po kami sukat na pwede. Love. Ayun na nga pa sinasabi ko. Naisip ko kasi yung scholars sa FB. Kaya ka natatawa, naisip mo yung yung prank ko scholar. Oh, scholar prank. Kaya natatawa ka. Pero naiiyak na si ate yung babaw ng luha ni ate. Oo, kumababaw po talaga yung luha naming apat. Mm-hmm. Ano po kami parang namana po namin sa nanay namin na mababaw yung luha namin. Pero kumusta naman relation ninyong magkakapatid? Napansin ko kasi parang very close kayo, parang kulitan, biruan. Opo, ganoon po talaga kami. Hindi po mawawala sa amin yung family time, ganoon. Tapos kahit po minsan, dati po, nag-aaway po kami dati. Tapos pilit po, siguro po nung lumalaki namin, na-realize na lang po namin na tama po dapat yung hindi mag-awayan, magsumba, magpasaway, magsigawan. Kaya po parang inaano po ng mga magulang namin, parang
inaano nila na dapat maging maayos kami, mature yung isip namin. Laging nagmamahalan magkakapatid. Although nakikita ko yun sa inyo, kahit na pangalawang balik ko pa lang, nung unang balik ko nakikita ko yung biruan ninyo, nakikita ko sa inyo magkakapatid na very close kayo. Alam kong parang malaya na magkulitan sa isa't isa. Unlike sa iba na parang konting sagi lang. Di ba? Pero sa inyo parang may biruan. No? Pero sa inyong magkakapatid, sa tatlong dalaga magkakasunod, sino pinakamasungit? Nanay. Ayun, panganay. Oh, si Clyde na nagsabi. Bakit? Bakit pinakamasungit yung panganay, si ate? Hindi lang po na hindi na lang po na laging may hanger si ate. Hindi mo sinusumbong kay mama pag inahanger ka. Hindi naman po yung hanger. Papanakot lang yung hanger. Baka naman makulit ka. Ako ganun. Ah, okay. May girlfriend ka na ba? Meron. Mayroon siyang girlfriend. Joke lang yun, no? Oo. Pero sinong pinaka-paborito mong ate? Lahat. Ah, lahat. Very good question, no? No? Si Cheska naman. Cheska. Sinong pinaka-sweet na sa mga ate mo? Si pangalawa. Bakit? Kasi yung yung pinaka-sweet dahil po sa maski. Kasi yung minsan kasama mo nilalaman. Ay, pero tingin ko pinaka-tahimik si Cheska eh, no? Totoo ba yun? Parang... Minsan po, ito po, tahimik lang po talaga siya. Si Cheska, nakikita ko mga kababayan, si Cheska is parang... napaka-observation niyang tao. Lagi nag-iisip, ba? Bakit? Ba't tahimik mo? Ayoko pong medyo magulang minsan. Uh-huh. Minsan po kung gagalik ang pag magulang. Sa magulang nyo naman, sa mga pasensya na kayo ah. Ayan, mga kababayan, curious lang po ako at parang naiba yung content ko ngayon. Nasingit ko lang because of Cheska. Dahil nakita ko talaga sa kanilang magkakapatid na may parang gusto kong sabihin na sana all kasi napaka-close talaga nila, no? Napaka-bait nila sa pagpunta ko dito, mga kababayan, nakita ko yung support nila kay Cheska. Kaya naisipan ko na interviewin sila. Sa mga magulang niyo naman, kumusta naman ang magulang ninyo? Ano si nanay, ano si tatay bilang parents ninyo? Si ate muna. Paano mo ilarawan si nanay at saka si tatay? Paano nila kayo i-manage? Dahil nakikita ko mababait kayong mga bata eh. Si mama po, Sobrang workaholic po. Alos araw-araw po kami lang dito sa bahay magkakapatid. Itatrabaho po sila para sa amin. Napaka-workaholic ni Mama. Talagang buong buhay niya, wala siyang ginawa kundi magtrabaho. So, parehas po sila ni Papa. Ganun din si Papa niyo. Kahit po, minsan po nangyirapan ako pangin mag-adjust kasi po, may sakit po si Mama. May ano po siya, diabetes. Kahit minsan po, sabihin niya po minsan na nahihila na siya. Na napabago na siya, parang ayaw na po magtrabaho, ganun. Kaya po, sabi na po, pagputin namin yung pag-aaral namin para po makapagtapos kami ng pag-aaral at makatulong kami na. Kahit, sabi po ni mama na, kayo na bahala kasi pagod na ako, makakita ko na ako magtrabaho. Si papa naman po, tumutulong din po niya sa amin sa pag sa mga financial na mga kakailangan namin, kahit maliit lang po yung income namin. Malaking tulong na po yun sa amin sa araw-araw. Kahit kaya nga po ako parang yung ano ko po ngayon, course ko po na kukunin business kasi po gusto ko rin po parang mapatakbo yung pera namin na binigay po sa amin. Kaya po minsan po naging sideline po ako sa pag-aalaga ng bata. Namamasukan ka rin bilang nag-aalaga? Katulong ganun?
Opo, sumasidelight po pag wala po akong pasok para po hindi na po ako mahingi ng baon sa mama. At para po makatulong din po sa pag-aaral ko. Yung iba nga po minsan, ano sila sabi nila na asama ng ugali ko, pero hindi po nila alam yung story ng buhay ko. Parang, inaalam po nila ako sa school, gano'n. Ang dami po nagagalit sa akin, kasi po siguro naiingit sa akin na ano po ako sa school. Pero hindi po nila alam yung story ng buhay ko. Hindi po nila alam paano ko nagsasuffer, nagsusurvive araw-araw para po sa akin na hindi na po pumasos yung mga magulang ko para sa akin. Sa ano lang, laban lang tayo, no? Lahat tayo may pagdadaanan, may struggle sa buhay. At ano man ang ating sitwasyon, ano man ang antas, or saan man tayo nakarating, anong kinaroroonan natin, hindi mawawala yung mapanghusga. Hindi pwedeng walang kontra, may positive, may negative. Ang kailangan natin is labanan ang lahat. No? Ganun talaga ang buhay. No? Basta malalagpasan lang natin yan. At ako yun, nagpapasalamat sa inyong lahat sa kwento ng inyong buhay na nakikita ko talagang napaka-obsigido ninyo. Si Cheska naman, si Cheska na pinakabata sa tatlong magkakapatid. Cheska, ano naman ang masasabi mo sa mga ate mo na napaka-supportive sa iyo? Sobrang salamat. Simula nang nag-vlog po. Ano po, inaantay po namin yung tapos po, sinershare po nila sa mga kaibigan nila, sa mga isip po. Para po masyala po ang matulog. Sobrang support po nila sa akin. Lalo na po sa mama ko. Love you. Kaya, ayun, pagpatuloy nyo lang yung very close ninyong magkakapatid, no? And mga kababayan, ang nakakaloka dito, kung sino yung pinakabunso, siya pa yung mas emotionally. So nakikita kong naiintindihan na niya lahat, mas umiiyak ng todo si Kuya Clyde. Kuya Clyde, bakit umiiyak ka? Nabang naririnig mo yung kwento ng mga ate mo. Isa sinabi ko niya, isa. So natatakot ka na magkasakit si mama. Mahirap yun. Mahirap. Napakahirap walang magulang, no? Kaya habang nandito pa tayo mga anak, pinaka-importante yung ating mga magulang. Huwag natin silang bibigyan ng sama ng loob. Kung napagsabihan nila tayo, napagalitan nila tayo, doesn't mean na hindi nila tayo mahal. Ang mga nanay-tatay, pag nagalit yan, mayroon silang hindi nagustuhan. Pero ibig sabihin yan ay mahal nila kayo. Kasi kung hindi ka nila mahal, hindi ka na nila tuturuan. Hindi na nila i-correct yung mga bagay na maling nagawa mo. Dahil mahal nila kayo, pag nagkamali, may palo minsan, di ba? Pero pagsasabihan talaga. Kaya yan lagi nating tatandaan, habang nandyan ang ating mga magulang, pakamamahalin natin, minsan lang sila dumaan sa buhay natin. Dahil pag nawala na, doon yung mararanasan kung ano yung pagkakaiba ng may magulang at wala. Di ba? So, ayan, maraming salamat sa inyo. Sana magkita-kita pa tayong muli, no? At ayun, mga kababayan, sana may natutunan tayo sa araw na ito sa pag-share ng Tris Marias kasama si brother ng kanilang kwento. Bagamat ang kwento kasi dito, mga kababayan, kahit anong hirap ng pinagdadaanan nila, sama-sama pa rin silang masaya at nagtutulungan at napaka-supportive nila sa isa't isa. At nakita kong kung gaano nila mahal ang kanilang mga magulang. Once again, mga kababayan, Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan, mabuhay po tayong lahat, and I love you, God bless. Bye-bye tayo.